সূর্যাস্তো বাংলা তবু জাগে। Hey guys! Welcome back again sa akin channel. Kamusta kayo mga mamshi, mga dabber cats? You're not alone. I'm here again. Ang inyong rocketer vlogger na si Sel D. Kamusta po kayong lahat dyan? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang mga lucky plant na hindi lang pampaswerte, kundi ito rin ang mga halaman na makakatulong sa mga taong may mga galit sa puso. Dahil tutulungan ka ng mga halaman na ito, tiyak na magkakasundo ang buong pamilya nyo. Number one dito ay ang holy basil plant. Dahil ang holy basil ay tinuturing na napakasagradong matagumpay. Ang pinakamagandang lugar upang itanim ito ay alinman sa hilaga o silangan o kahit ang kombinasyon ng direksyon sa hilagang silangan. Basil ay isang halamang gamot. Ang mga dahon na ito ay naglilinis ng digestive at sirkulasyon ng system sa pamamagitan ng pag-alis ng mga lason mula sa dugo. Ito rin isang mahusay na air purifier, kaya ang papel nito sa baso sastra ay lubos na ginagalang at siguraduhin na ang halaman ng basil ay tumatanggap ng sapat na hangin at sikat ng araw. Ang planta ng holy basil ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na halaman para sa bahay ayon sa baso sastra. Sunod naman ay ang chrysanthemum. Ang magagandang dilaw na bulaklak ng chrysanthemum sa basto sastra ay nangangahulugang masaya, nagniningning at may pag-asa. Ang sunod naman, ang palad ng areca. Ang mga halaman ng areca ng palma ayon sa Feng Shui ay umahantong sa kalusugan, kapayapaan, kaunlaran. Tinatanggal din ito ang negatibong enerhiya at umaakit ng pagiging positibo. Ang mga halaman na ito ay maaaring lumago lamang sa bahay na hindi direktang sikat ng araw. Ito ay may kakayahang alisin ang mga karaniwang pollutant mula sa hangin at nagpapabuti din ng kahalumig bigan. Ang sunod naman ay ang halaman ng goma. Ang planta ng goma ay kumakatawan sa kayamanan. Dahil ang mga bilog na dahon ay kahawig ng mga barya. Kapag nilagay sa bahay, pinaniniwalaan na nagbibigay ng kasaganahan. Gayun din, nagpapabuti ang halaman ng goma sa panloob na hangin dahil ito ay isang likas na paglilinis ng hangin. Sunod naman natin dito ang maswerteng mga orchids. Ang mga orchids ay isang simbolo ng karanyaan at kagandahan sa panahon ng Victorian. Ang mga bulaklak sa mga tangkay at dahon ay umahantong sa orchids na nakikita bilang isang magandang pagiging perpekto. Sa tradisyon ng Kristiyano, ang mga spot na nakikita natin sa mga orchids ay pinaniniwalaan na kumakatawan sa dugo ni Kristo. Ayon sa flowers shop, pinapahusay din ng mga orchids ang swerte pagdating sa pamilya dahil simbolo din sila ng pag-ibig at kagandahan sa maraming kultura. Sa Feng Shui naman, ang mga orchids ay sumasagisag sa kaligayahan, pinapahusay na pagkamayabong at mga mabuting kaugnayan. Ang mga violet orchids ay pinapahusay ng halaman mula sa libu-libong mga orchids. Ang mga uri nito ay magkakaiba-iba sa laki at bigat at kulay. Sunod naman natin ang maswerteng puno ng citrus. Ayon sa Chinese Feng Shui, kahit ang mga citrus plant ay nakakaakit ng pera at kasaganaan sa bahay. Ang pinakamahusay na uri ng mga puno ng citrus para sa swerte at kaunlaran ay ang mga dwarfs na dayap na puno o mga puno ng lemon. Kung nais mong maaari mong sanayin ang iyong puno ng citrus upang tumangkad ito, nais mo ang isang mas mataas na halaman sa silid. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang mga halaman ng citrus ay mas gusto ang mga mas maiinit na klima. Ang katanggap-tanggap na saklaw ng temperatura ay nasa pagitan lamang ng 70 at 100 Fahrenheit. Mahabang kwento at maaari kang lumaki ng mga puno ng citrus, ngunit kailangan mo ng maraming sikat ng araw at mainit na panahon o sa isang mainit na silid, ang mga dwarf na lemon tree ay napaka-cool na pang-dekorasyon. Sunod naman natin ang mga halaman ng gagamba. Ang isa sa pinakamadaling panloob ng halaman na napapanatili ang mga spider plant, ang halaman na ito ay gumagawa ng oxygen habang nililinis ang hangin sa iyong tahanan. Lalong-lalo na sa iyong tanggapan. At inaalis ang carbon monoxide, formaldehyde at silin, sinasabi ng ilan na ang mga halaman na ito ay makakatulong din
upang maibsan ang stress at mapaputi ang iyong konsentrasyon. Ito ang ilan lamang sa mga halimbawa ng mga halaman na maaari mong gamitin kung bago ka sa pag-aalaga ng mga panloob na halaman. Dahil medyo mababa ang pagpapanatili nito, maaari mong isaalang-alang ang paglaki ng ilan sa iyong sarili. O subukang alagaan ang mga halaman na nangangailangan ng mas komplikadong pangangalaga tulad ng mga halaman na aking babanggitin dito. Ipinapakita ng pananaliksik na ang halaman ay maaaring mapabuti ang aming pagtuon at pagkamalikhain, mapalakas ang kalooban at mabawasan ang stress at pagkapagod. Kahit na ang mga naninira sa lungsod na walang hardin ay maaaring makinabang mula sa ilang panloob na halaman. At pag-aalaga ng halaman sa iyong lugar ng pamumuhay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong kalusugan at kabutihan. Kaya naman narito ang mga halaman na pagpapanatili ng panloob na halaman na gumagawa ng mahusay na mga kasama sa buong taon.